Para lamang po dun sa sinabi sa atin kanina ni Julius tungkol po sa kalagayan ng ating Yorme, siyempre po, andyan po rin po yung mga walang sawa na sumusuporta, nagdadasal sa kanya para po sa kanyang mabilis na paggaling. Andyan po sila, andyan po yung Philippine Coast Guard mula po sa Misamis Occidental. Asan ba yung pictures natin ng Misamis Occidental? Ayan! Hindi po yan. No? Hindi po yan. So, ito po, ito naman yung pamilya mula po sa Bacoor, Cavite. Ayan. Meron din po tayong pamilya mula sa Lemery, Batangas. Ito naman po yung family sa Romblon, no? Romblon, mga teachers po yan. Ayan po sila. Kumusta po kayo dyan sa Romblon? At syempre po, ito po yung mga kapamilya natin na nataga Bacoor, Cavite. Ayan po sila, yung mga Philippine Coast Guard po ng Misamis Occidental na patuloy po na nagbibigay ng panalangin po para sa paggaling ng ating Yorme. At sa kasalukuyan, ito po ang kalagayan ni Yorme ngayon, yung picture niya. Asan ba si Yorme? Para po makita ninyo kung ano po ang kondisyon ni Yorme ngayon. Yan. Yorme, nasan ka? Nasan si Yorme? Isa pa? One more. Yan! Nakita niyo po si Yorme, oh. But parang lalong bumabata at gumagwapo po yung Yorme natin, no? Siyempre po, sa panalangin ninyo, patuloy po ang kanyang paggaling. At siyempre po, kung si Vice Mayor Hani Lacuna naman po ang hinahanap ninyo, asa naman si Vice Hani para po makita ng ating mga batang Maynila. Ayan po siya. Aba! Parang tumaba yata ito. Mukhang tulog ng tulog, ah. Ayan po siya. Kailangan pa po niyang mag-isolate ngayon ng isang linggo. So, antabayanan po natin. Maari pong ilang araw na lang makikita na po natin in public si Vice Mayor Hani Lacuna. So, yan po yung kondisyon ng atin pong Yorme at Vice Mayor Hani. Sa mga bumabati po, maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po ay gusto pang bumati sa ating Yorme, patuloy lamang po na magpadala ng inyong mga larawan. Okay po? Yan. So, para po sa pag-uulat sa atin pong COVID 19 cases update sa araw pong ito, medyo malungkot po itong araw na ito dahil ngayong araw po ito nakapagtala po tayo ng pinakamataas na COVID active cases sa isang araw, no? Nasa 17,231 cases po ang bago po sa buong Pilipinas sa kabuuang 123,251. So, medyo nakaka-alarma po talaga pong patuloy ang pagtaas ng ating COVID-19 case. Although, meron pong 5,595 na gumaling sa kabuuang 1,653,351. At meron pong 317 na namatay sa araw na ito sa kabuuang 31,198. At gaya nga po ng sabi ko, itong araw pong ito, ngayon po nagtala ng pinakamataas na kaso sa buong Pilipinas. At para naman po sa kaso dito po sa ating lungsod, meron po tayong 249 na bagong kaso. So meron na po tayong 1,707 na cases. Meron pong 289 na gumaling. Sa kabuuang 69,985 na po ang gumaling. At medyo malungkot po, meron na naman pong namatay ngayon. 5 po ang namatay, kaya meron na po tayong 1,374 sa kabuuan. Dito po sa limang ito, base po sa datos na binigay ng Mayok nila Nurse Ikay at Nurse Chinel, ayon po sa kanila, ito daw pong sa lima pong namatay nito, tatlo po dito hindi bakunado. At yung dalawa po ay nakatanggap pa lamang ng first dose na bakuna. Doon po sa mga naulila, nakikiramay po kami at mag-iingat po kayo. Okay. Para naman po sa ating RT-PCR swab testing, meron na po tayong 144,943 na swab test dito po sa lungsod ng Maynila. Ito po ay ginagawa po sa ating mga quarantine facilities kagaya po sa Delpan. Ganun din po
dito po sa ating drive-thru swabbing. Ito po ay ibinibigay ng libre mula pa po noon hanggang ngayon. All you need to do po ay tumawag sa Mayo para po mabigyan kayo ng appointment. At nang sa ganun ay makapagpaswab po kayo. Bukod po dyan sa RT-PCR swab testing, meron din po tayong binibigay na antigen swab testing. At lahat po yan ay libre. Okay. Para naman po sa ating COVID bed allocation, sa atin pong anim na ospital, meron po tayong 491 na kamang pang-COVID at 300 po dito ay okupado na sa kabuuang 61%. Para naman po sa ating Manila COVID-19 Field Hospital, meron po itong 344 na pang-COVID na kama at 307 po dito ay okupado na sa kabuuang 89%. Doon naman po sa mga positive cases sa ating quarantine facilities, nasa 208 na po ang naokupang kama at nasa 24% ito. So dito po makikita natin, base po sa report na ito, sadya po talagang marami na ang naku-confine at patuloy na dumadami. Kung mamarapatin po ninyo, may papakita po akong x-ray sa inyo. Pakita natin yung x-ray. Ito pong x-ray na ito, ito po yung normal na x-ray. Ito po, yan. Okay, dito po sa inyong bandang kaliwa, nakikita ninyo yung maitim, no? Ibig po sabihin yan, kaya maitim yan, hangin po yan. Maganda po, normal po na x-ray yan. Hula, ay, nakasulat na pala, pahuhulaan ko sana. Ayan po yung x-ray ng ating Yorme. Ayan, mabuti na lang po. Alam niyo mga batang Maynila, napakaswerte rin po talaga ni Yorme dahil po nabakunahan siya. Ayan po, fully vaccinated po si Yorme. Kahit po tinamaan siya ng COVID, makikita po ninyo na ang kanyang x-ray normal na normal. As compared po, no, dun po sa mga naku-confine sa ating mga ospital, sa ating anim na ospital, at sa ating field hospital, kadalasan po, ganyan po yung itsura ng x-ray nila. Nakita ninyo, hindi po talaga itim na itim lahat, may mga puti-puti po yan. Yan po yung tinatawag na mga pneumonia infiltrates o infeksyon. So, nakita nyo po yung diferensya? Ayan po. So, mapalad po ang ating Yorme sa kabila po ng kahit nagka-COVID siya at hindi po siya umabot ng magkaroon ng pneumonia. Okay? Yan po yun. At syempre po, pakita natin yung graph. Base po dito, sa anim na ospital, sa kanila pong admissions, ayan po, nakita ninyo yung percentage, no? Ang laki po ng porsyento ng mga admitted natin, nasa 59% po sa kanila. Ayan po yung pula. Ibig pong sabihin yan, yan pong mga unvaccinated na yan, yan po yung karamihan na naka-confine po ngayon sa ating anim na ospital at sa atin pong field hospital. Okay, so, ayan. So, napakahalaga po talaga na magpabakuna tayo.